on that point. Sa Senate hearing, ibinunyag ni retired SPO 3 Arturo Las Cañas na inutos umano ni Pangulong Rodrigo Duterte noon ang pagpatay sa dance instructor ng kanyang kapatid na si Jocelyn Duterte. Niloko nito ang kapatid ni Mayor na si Jocelyn. For several days, na-abduct namin yung tao. Dinala sa quarry ni Binlaon. At dito nilibing yung subject person. Pero hindi siya pinangalanan ni Las Cañas. Nandoon na, sir. Sa mga naunang pagdinig, sinabi ni Edgar Matobato na pinatay umano ang dance instructor noong 2013. Pero sa post ng kapatid ni Pangulong Duterte na si Jocelyn, naghihinala siyang ang kanyang kaisa-isang dance instructor na si Ruben Borja Baguio ang itinutukoy ni Las Cañas. Nag-post siya ng litrato kasama si Baguio na kinunan umano noong 2016 campaign rally. Lumantad na rin si Baguio para matuldukan ang issue. Ipinakita niya ang kanyang driver's license bilang patunay. Gawa-gawa lang po. Wala na silang magawa ba para i-ano nila kay President. Ikinagalit ng asawa ni Baguio ang maakusasyon ni Las Cañas. Hindi mo niyan totoo. Buhay na buhay si Robin, ma'am. 2005 pa umano nagsimulang mag-DI si Baguio sa kapatid ng Pangulo. Pinasinungalingan ni Baguio na may relasyon sila ni Jocelyn. Wala talaga, ano lang talaga kami. Yung parang ina na namin yan kasi kung maghingi kami tulong sa kanya, mabait talaga si Ma'am Jo. Nasa uli ko sa kanya. Sa hearing sa Senado, may mga pangalan pang idinawit si Las Cañas. Isang Jerry Trocio na nagbigay umano ng impormasyon kaugnay sa pagpatay ng DDS sa broadcaster na si June Pala. Ayon pa kay Las Cañas, empleyado pa si Trocio sa Davao City Hall hanggang ngayon. Pero hindi pa ito makumpirma ng City Hall. I cannot confirm yet whether the name Jerry Trocio is one of the employee, either a regular employee or a job order or contract of services personnel. Nangako naman ang Davao City Police na iimbestigahan ang mga idinawit ni Las Cañas at Matobato sa DDS na aktibo pa rin sa PNP hanggang ngayon. They have to face the consequences, no? Kung totoo, no? Itong mga yung kwento ni Las Cañas is subject for validation and verification. Samantala, ayon sa abogado ni self-confessed DDS member Edgar Matobato, natatakot na raw siya dahil sa kanyang mga ibinulgar sa DDS. Suicidal siya. Kasi gaya ng sinabi niya sa mga reports, pag nahuli siya, hindi na siya magpapabuhay. Abala ang kampo ni Matobato sa pag-aayos ng mga pampiyansa sa patong-patong ng mga kasong isinampas sa kanya. Hernel Tokmo, ABS-CBN News.